sabi nga, Davao daw ay out and out solid, no, sa isa pa, para sa isang particular na dynasty. Pero we're finding out from our pangangampanya na hindi. Kasi una, bukas yung mga tao at naghahanap sila ng alternatibo, lalo na sa usapin ng district representative. Bukas sila na iba naman, lalo na kung ang kanilang pipiliin or makakahanap sila ng mga kandidato na gagawa ng mga batas na kapakipakinabang sa kanila. Second, yung the Davao, we don't know. Minsan ang na-highlight yung urban areas talaga, no, yung the accomplishments of Davao. And marami, no? The city is known for many things. And this is not meant to bring the city down. Pero ang daming mga, dami talaga mga destitute areas sa District 1, no? Dito ko nakita yung may mangrove areas pa pala tayo dito. Pero shrinking. Kasi una, ang dami ng bahay sa palibot. Pangalawa, choked by garbage. Tapos cut off na from the sea because of the seawall na yung ano, no, yung coastal road. So good luck with that mangrove area, no, na nandyan lang sa May Talomo District. Dito namin nakita example sa 19B. Barangay 19B is the one, I guess is the biggest in terms of area sa poblasyon, no? At it's also vote rich. Pero pag sinabi mong 19B, ang maiisip ng mga tao diyan, Rolling Hills, nandiyan yung Ladislawa yata na entrance, no? Is at least one side of it. And the other medyo affluent communities, no? Pero may mga campaigners kami na taga ron na hindi nila alam, and they only saw it when we went when we did our campaigning, na 5 minutes away may mga urban poor areas. At nakaka-encounter kami ng mga babae na nagsasabing taga Davao kami, taga syudad, pero kapag lumalabas kami, feeling namin galing kami sa tawag na Lasang forest daw. Kasi sobrang putik ng kanilang mga sapatos. Serious accessibility issues. Serious water issues. Hindi lang yan potable water, water sanitation and hygiene concerns. At mga binabaha ng mga lugar. Everywhere we go, sa Distrito 1, hindi mo maiwasan makarinig ng baha stories. Tsaka demolition stories. Yung dalawang ito, major challenges ito, no? Yung paulit-ulit na kwento ng baha sa Davao at yung demolition, sabihin na lang nating housing problems of the city. Na ngayon ay namamas doon sa demolition without relocation na concern. Sa akin, kung kongresista ka, dapat maghanap tayo ng long-term solutions ito. These are, yes, they are, strictly speaking, they are executive concerns or local government concerns. Pero malaki ang pwedeng gawin ng isang kongresista to help find long-term solutions sa dalawang problema ito. Marami na namang ginawa ang gobyerno, no? Both local government and national government. Dami nga namin infra projects dito, eh. Sabi nga ng mga tao, katatapos pa lang daw ng road, a few months later, babakbakin na naman. Sabi na, bakit? So, baka kasi hindi talaga natin naiintindihan yung problema, eh. So, we're just throwing whatever convenient solutions and visible solutions for pogi points, no? Pero hindi natin nilulutas ang totoong problema. And I'd like to engage the people of the district in a process for finding meaningful solutions, long-term solutions to these two problems.